Moi que si t'as eu au foie. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno, kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos ang tatlong araw na paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan na ninyo rito ang asno at kaminan lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama.
Ama, ano iyon, anak? Tugong patanong ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagsabit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac. Matapos gapusin, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, Akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beer-Seba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibik. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Noong ako'y mauhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Sa ganoong kalagayan, ang puon ang tinawag ko, at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Mabuti ang Panginoon, siya'y mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhod. Ang poon ang nag-iingat sa wala ng sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan. Tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Sundo ni Kristo ang Diyos at mga tao.
kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka. Tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kaniyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskribang naroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit, batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali ang sabihing ipinatatawad na ang mga kasalanan mo? O sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, maupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Isang makapangyarihang kataga ang ibinigay ni Jesus sa isang paralitiko. Sabi niya, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Lakasan mo ang iyong loob. Ito yung mga sinabi ni Jesus doon sa isang paralitiko. Kung babalikan natin, noong panahon ni Jesus, ang mga karamdaman o sakit ay simbolo ng kasalanan. Ibig sabihin, kung ikaw ay mayroong kalunos-lunos na karamdaman o sakit, ibig sabihin, ikaw ay makasalanan. Kaya nga, sinabi ni Jesus, pinatatawad na ang iyong kasalanan. Hindi lang ginagamot ni Jesus yung pisikal na sakit, kundi higit sa lahat, ang ginagamot ni Jesus ay ang kasalanan ng paralitiko. Ngunit, nangyari lang ito nang ilapit kay Jesus ang paralitiko. Dito ipinapakita na ang isang tao na may kasalanan, inalalapit niya ang kanyang kasalanan kay Jesus. Ibinibigay niya yung kanyang kasalanan kay Jesus. Kaya nga, ang sinabi ni Jesus, "Lakasan mo ang iyong loob." Kung minsan, katulad tayo noong paralitiko, mayroon tayong angking kasalanan na ang hirap-hirap
ihingi ng tawad sa Diyos. Ang hirap-hirap ilapit sa Diyos. Di ba? Minsan may ganun, no? Yung nahihiya tayo eh. Ang hirap tuloy ilapit sa Diyos. Nahihirapan tayo, kaya hindi natin mailapit sa Diyos yung ating mga kasalanan. Parang ganito, yung mensahe ng Ebanghelyo, ipinapakita, kung ibibigay mo ang mga kasalanan mo, kung ilalapit mo ang iyong mga kasalanan kay Jesus, ikaw ay magkakaroon ng kagalingan. Ikaw ay mapapatawad ni Jesus. Yung pagbibigay ng ating kasalanan, meron palang naghihintay na pagbabago sa ating buhay. Parang ganito rin yung sinasabi ng unang pagbasa, yung kwento ni Abraham. Si Abraham, matanda na, bago nabiyayaan ng anak. Sabi nga, nasa 90 plus na sila ni Sarah, yung kanyang asawa. At doon lang ibinigay ni Yahweh ang kanilang anak. Tapos, isang araw, narinig natin sa kwento, sinubok siya ng Panginoon. Hiniling ng Panginoon na ialay niya, ibigay niya ang kanyang anak na si Isaac. Di ba ang sakit nun? Ibibigay mo yung anak mo? Hindi ba? Pagkatapos mong hilingin, kukunin sa'yo. Ang hirap kasi mahalaga para kay Abraham yung bata, yung anak niya na si Isaac. Importante sa kanya. Parang ganito sa pagbibigay. Yung ang hirap-hirap, ibigay ang isang bagay na napakaganda, napaka-importante, at napakahalaga. Pero pagdating sa mga bagay na pangit, pagdating sa mga maliliit na bagay, sa mga bagay na walang halaga, ang bilis nating pakawalan, di ba? Yung mga old clothes natin, na ibibigay natin agad, kasi pakiramdam natin wala nang halaga yon. Nag-aalay tayo, pero ang bilis nating dumukot kasi barya lang naman yun. Hindi ko naman ibibigay yung buong bank account ko. Diba? Parang ganito, no? Pinapakita sa atin, sa pagbibigay, ang hirap-hirap, ang bigat-bigat. Kasi pakiramdam natin, sa pagbibigay, tayo ay nauubusan. Tayo ay nawawalan. Pero ang totoo, hindi tayo nawawalan sa pagbibigay. Tayo ay nagkakaroon ng kabutihan. At hindi ka nauubusan, kundi nababago ang iyong katauhan. Ito yung sinasabi sa atin ng ating mga pagbasa ngayon, na ang pagbibigay sa Diyos may naghihintay na pagbabago sa ating katauhan. Yung paralitiko, kung hindi niya binigay kay Jesus yung kanyang kasalanan, kung hindi niya inilapit ang kanyang kasalanan, hindi gumaling at hindi nabago ang kanyang buhay. Si Abraham, kahit anong hirap at bigat ng hinihingi ng Diyos, ibinigay niya ito. At sa huli, napagtagumpayan niya ang pagsubok ng Diyos. Siya ay nabiyayaan. Maging itong aral sa atin, ang pagbibigay, hindi ibig sabihin ikaw ay nauubusan, kundi ibig sabihin nagkakaroon ka ng kabutihan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay, ang buong pananalig ng mga kaibigan ng paralitiko, dalhin natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan at ang mga dalamhati ng simbahan at ng mundo. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, palakasin at ibangon mo kami.
Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang simbahan naway palagi ang isagawa ang mapagligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga pari na nagdiriwang ng sakramento ng paikipagkasundo naway laging magpakita ng habag at pangunawa sa lahat ng mga nagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Tayo naway laging maging handang magpatawad ng ating kapwa sapagkat bahagi ito ng ating tungkulin sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Malampasan nawa natin ang mga pagsubok hatid ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan at mga kahinaan. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawaran na dulot ng iyong anak sa amin. Kami naway makapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Isang bayan na nagpupukay, nagmamahal sa iyo. Saan iyo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa kisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkalob mong ang aming pagdilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal,
Ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming mayaalay sa pamamagitan ni Yesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal din po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagtanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Maupo po tayo sandali at hintayin natin tawagin ang anay na ating inuupo. Maaari na pong lumabas